Papuong Jesus Nazareno, aming pagpapuri aming namin sa'yo. Ningin ang dalangin at paksa mo ng bayan mo. Papuong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtago at sambahin ang Lord. Mag-iwang tayo sa ating devosyon. Na ang Lord. Iba ko ang Jesus Nazareno, awit at papuri alam namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan ko. Iba ko ang Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, ayun, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig.
Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungin. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinadikda ng bayang Israel ang iyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang napatungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langi si Hazarel bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langi si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propetang ahalili sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Taganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa aking mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo na po ang lahat. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo,
ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mga mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Tinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Friday is Quiapo Day, kaya welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Araw ngayon ng ating debosyon, kaya palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang ating unang pagbasa ay napakagandang kwento. Ito ay isang yugto sa buhay ni Elias. Narinig natin, pumunta siya ng bundok at sa bundok, kinatagpo niya, kinausap niya ang Panginoon. Pero bakit siya pumunta sa bundok? Pumunta siya sa bundok dahil nawawala na siya ng pag-asa. Pumunta siya sa bundok para katagpuin ng Diyos dahil hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Pinatay na lahat ng propeta ng Panginoon at siya na lang ang naiwan. Ang bayan ng Israel ay sumusuway at hindi niya na alam kung anong kanyang sasabihin. Lumayo siya dahil siya rin ay papatay na. Pero sa bundok, natagpuan niya ang Panginoon. Mga kapatid, binibigyan niya tayo ng halimbawa na kung tayo ay nawawala ng pag-asa, kung tayo ay hindi na alam ang gagawin sa buhay natin, kung tayo ay hindi na alam kung saan pupunta, saan tayo pumupunta. Sana, katulad ni Elias, hanapin natin ang Panginoon. At pag hinanap natin ang Panginoon, siguradong siya ay masusumpungan natin. Na sa tuwing mawawalan tayo ng pag-asa, sa tuwing mabigat yung pagdadaanan natin, sa tuwing hindi natin alam ang ating gagawin, kanino kaya tayo pumupunta? Minsan kasi, imbis na sa Diyos tayo pumunta, sa kung saan-saan tayo napupunta. At sa bundok, narinig natin, lumakas ang hangin, nasira ang bundok, nahulog yung mga bato, nawasak yung mga bato, pero wala doon ng Diyos. Pagkatapos ng hangin, ay kumidlat, pero wala doon ng Diyos. Ang mga ito, ang hangin at kidlat, pati ang lindol, mga pagmamalas, mga tanda ng kapangyarihan ng Diyos, pero wala doon ng Diyos. Bakit? Nasaan ang Diyos? Narinig natin sa ating unang pagbasa, merong maliit na tinig at naroon ang Diyos. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi naman na natin kailangang umakyat ng bundok para makatagpo ang Diyos. Hindi na natin kailangang hintayin pa na dumaan ang hangin, ang kidlat at ang lindol para makatagpo ang Diyos. Dahil sa katahimikan ng ating puso,
maari nating matagpuan ang Diyos. Sa katahimikan ng ating puso, maari nating makausap ang Diyos. Pero ang tanong, ano kaya ang nasa puso natin? Pagsusuriin natin ang ating mga sariling puso at isip, at kung tatanungin natin ang ating sarili, ano kaya ang nasa puso ko? Matatagpuan ko kaya dito ang Diyos na hinahanap ko? Dahil minsan, kung hindi man madalas, ang nasa puso natin, hindi ang Diyos. Minsan, kung hindi man madalas, ang nasa puso natin, hindi yung katahimikan. Dahil minsan, ang nasa puso natin ay ang kasalanan. Minsan, ang nasa puso natin ay ang pagkakamali. At sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo, narinig niyo noong una na inutos huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa, sa isip niya, siya ay nakiapid. Sa isip niya. Tila baga sinasabi sa atin ng Panginoon na lahat ng pagkakamali, lahat ng pagkakasala ay nagmumula sa isip. At ang isip natin ay nakakonekta sa ating puso. Kaya kung hindi natin matagpuan ang Diyos sa ating puso, eh baka naman punong-puno na tayo ng kasalanan. Baka naman punong-puno na tayo ng pagkakamali sa ating puso. Baka naman imbis na katahimikan sa piling ng Diyos, ingay ng kasalanan ang ating nasa puso. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, kung ang iyong mata ang nagdudulot ng kasalanan, dukutin at itapon. Kung ang iyong kamay, putulin. Aba, kung gagawin naman natin to, ano na lang kayang maiiwan sa atin? Kung talagang yung mata natin yung nagdudulot ng kasalanan at dudukutin natin, lahat tayo mabubulag. At kung yung kamay naman natin yung nagdudulot ng kasalanan, aba, lahat tayo putol-putol na ang katawan ngayon. At kung isip natin yung nagdudulot ng kasalanan sa atin, ano, tatanggalin ba natin yung utak natin? Mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon ay hindi literal na pagputol o pagdukot. Dahil pag sinabi nating putulin, ano? Ang putulin sa salitang Latin ay decidere, to cut. At pag sinabi nating decidere, familiar. Dahil ang ibig sabihin ng decidere, to decide, magdesisyon. Magdesisyon na ano? Na putulin ang sanhi ng pagkakasala. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon, kung ang ating mata ang nagdudulot ng ating pagkakasala, magdesisyon tayo na hindi na gamitin ang mata sa pagkakasala. At kung ang ating kamay ang nagdudulot ng ating pagkakasala, ibig sabihin magdesisyon tayo na huwag gamitin ang ating kamay sa pagkakasala. At kung ang ating paa na dinadala tayo sa pagkakasala, magdesisyon na huwag gamitin ang paa sa pagkakasala. At kung sa mahabang panahon, dinadala tayo ng ating senses, ng ating mga pakiramdam, ng ating bahagi ng katawan sa pagkakasala, tinatawagan tayo ngayon magdesisyon. Kailan tayo magdedesisyon? Sabi nga sa aklat ng Salmo, kung ngayon narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag patigasin ang puso. Ibig sabihin, ang tamang pagdesisyon ay hindi bukas, hindi kahapon, kundi ngayon. Ngayon, inaanyayahan tayo na magdesisyon. Magdesisyon na putulin ang sanhi ng pagkakasala. Magdesisyon na putulin ang sanhi ng pagkakamali. Dahil pag pinutol na natin yung sanhi ng ating pagkakasala, yung sanhi ng ating pagkakamali, maririnig na natin ang tinig ng Diyos. Mawawala ang ingay ng kasalanan. Mawawala ang ingay ng pagkakamali. At narito ang ating mahal na Jesus Nazareno, pinapakitaan tayo ng halimbawa. Mahirap putulin
Mahirap magdesisyon na wakasan ang kasalanan. Mahirap magdesisyon na wakasan ang pagkakamali. Pero sinasamahan tayo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kasama natin siya. Kasama natin siya sa pagdesisyon. At pag nakapagdesisyon tayo na mawala ang lahat ng sanhi ng pagkakasala, tunay, maririnig natin ang tinig ng Diyos. Maririnig natin ang tinig ng poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisi ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alang at tinapay, alay namin sa iyo, nasa pangkay ng ubas at Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanong.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Tayo po'y magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus, Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Oo, Jesus Nazareno, kailan po ninyo itong kahilingan ko? Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oo, Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa, gabayan ako.
Ligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Pagpunin niyo kami, pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating po na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais po, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Facebook page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista po ay sa June 18, 2024, Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula June 15 hanggang June 23 sa ganap na 12:15 ng tanghali. Ang simula po ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap na 11:45 ng umaga. Sa June 24 po, Lunes, ito po ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa po sa araw na iyon
ay katulad po ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organizations, SDHDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan ng ating karakol ay gaganapin sa ikatatlo ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa gawain ito ng ating kapistahan. Maraming salamat po. Maaari na po tayong magsitayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisat ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniluwalhati ka namin.